Hey guys. Gagaling lang natin sa isang sasakyan, no? Sinervis natin. Ano guys, actually maraming business na tumatawag siya. Tapos natapos na din yung sasakyan niya na Volkswagen, no? So, after work niya natin tinira and then meron tayong pupuntahan dito. Sa may bandang Diklo ito. Ito yung Mercedes-Benz 132. I mean, Mercedes-Benz 151. Muntik nang ma-rip off ito, yung may-ari nito muntik nang ma-rip off. Ng kapwa Pinoy din natin. Very sad na story. Kasi muntik na itong ma-repo talaga. Hiningian ito siya ng may-ari ng Mercedes-Benz na 151. Hiningian ng 2,000 euro para maayos yung kanyang problema ng sasakyan. Ang problema ng sasakyan kasi guys, ang sabi niya is low power siya at saka long cranking and etc. etc. Meron ding ilaw sa dashboard, Christmas light sa dashboard. And itong one day na inawagan tayo at saka pinuntahan natin. Ang diagnose natin is sabi ko palitan natin ng fuel filter. So nung papalit natin ang fuel filter, nalaman natin na yung kanyang fuel, mayroong halong gas o mayroong halong na petrol, mga 5% petrol, halong itong naghahalong petrol sa kanyang na diesel tank. So sinabi natin sa kanya na may halong petrol na fuel, petrol yung diesel fuel system ng halong that way naglo power ito. So nung pinalitan natin ang fuel filter at saka sinabihan natin before na ipaubos mo na yung kanyang fuel na nagkira and then ipapull tank para madilute yung mix na fuel. Ang nangyari, happy yung may-ari na sasakyan is happy ang resulta no, dahil nawala na yung loose power. And then, yeah. So, malapit na ito siya magbayad ng 2,000 euro. Na ang sira lang naman talaga is nag-mix lang yung mayroong mix yung kanyang fuel tank ng petrol. So, mayroong mix. So, sinabihan kasi itong yung may-ari na magpakarga ng fuel no, sa kanyang sasakyan. So inutusan niya yung kanyang anak na magkarga and then yung anak niya hindi alam na diesel yung kanyang sasakyan. So nalagyan ng petrol naman ng 5% na petrol doon sa fuel tank. And then pinatingnan niya sa iba kung bakit nag-lose power at saka shaking yung makina. So yan nga, sa madaling sabi, to solve the problem of low power, hiningian siya nito ng 2,000 euro all in all. And then buti na lang diagnose natin beforehand. Na ito turn over na sana niya para doon sa mekaniko na Pinoy na mekaniko na naghingi sa kanya ng 2,000 euro para ayusin yung sasakyan na 151 Mercedes. So to make it short, naayos na yung kanyang sasakyan. So guys, huwag kayong magtiwala sa sa taong ito at pulling my chair out here. But it's very very hard to earn money, like, so hindi basta kumikita ng pira guys. Lahat ng pira ay pinaghirapan tapos mayroon pa ang kababayan natin na gustong rumakit. Irakit pa niya yung kapwa niya kababayan na magbayad ng 2,000 para sa kanyang sasakyan para maayos ang sasakyan, which is not really a good thing. Kasi kung magbayad ka ng 2,000 tapos 2 grand, magbayad ka ng 2 grand and hindi pa naayos yung sasakyan, so kawawa naman yung may-ari. Nagbayad din siya ng mahal tapos hindi pa na-address yung problema ng sasakyan, which is ang sira lang talaga, ang mali lang talaga is may halong petrol yung kanyang fuel tank. So dito tayo ngayon, i-diagnose natin ulit kasi mayroong Christmas light daw sa kanyang sasakyan. Tingnan natin kung anong yung mga Christmas light na symbols na i-diagnose natin. Kung susi ako. Ato lang nang i-diagnose kung sa kwan sa computer, ha? Ha? Kung sa'yo pressure? Is something wrong? Puncture wrong? Kunta na lang. Pero ang yung dala mo, bulot na siya. Ha? Bulot na, may halo ang kwan. Ang fuel system. Okay, na pa may mga residue sa fuel. Ha? No, kinahanglan lang maubos ang... Dili kanang ligid imo nagiadto sa mga tire shop, dili pa ipa-check nimo sila kung dunay may puncture. Diba sa masi kahiyos, ibig sabihin dunay puncture, dunay screw or somewhere. So, ato na pa ni diagnose guys. Kay ato na pa ni dong gawas na Christmas light. So, dunay awon ni. Okay. Imo kini sasakyan nga hapit na ma-rip off ang tagiya. Sobrang kurtahan ng tagiya guys. So, ilaron na din tawon ng tagiya ni. Pastilanan. Magikabang kaagan po ng tagiya. Ilaron na siya. O bida. May pangataw ang tikad bantid. Hindi na gini. Atong tanawan kung sa isang tani. So, mga kini ang yung kuhan guys. Yung mga codes, no? Ano kini? Sa rear right axle. ABS sensor kini siya. RPM sensor or ABS sensor. So, rear right. Signal to the component are depicted. So, yeah. So, ABS sensor. Rear. Right. Right. Rear. Whatever. So, passenger side, rear, ibig sabihin. So, yun lang ang piano natin. Bibilan ng pisa and then ayusin natin to. Very common ito sa mga Mercedes guys. Yung mga rear na ABS sensor. Defective. Sana magkaroon sila ng recall nito.
So pag samantalang i-clear muna natin to. And then order tayo ng pizza. So ito yung may-ari ng sasakyan na muntik nang ma-rip-off ng 2,000 euro guys. Magpira kasi yung may-ari nito, magpira. So hilaro na rin tawon sa mga Pinoy Resort pagida. Kapwa Pinoy. Kung anong po, i-rip-off po rin tawon, pastilanan. Magkikabang kaagan po rin tawon. So nawala na yung ang kanyang ano, Christmas light. Kana yung long cranking guys. Maaring ang pinagmulan niyan is weak na yung kanyang ano, tawag nito, yung kanyang fuel pump. Weak yung fuel pump, kailangan nang palitan yung fuel pump. Like, i-start natin. Okay, mag-start na siya pagka once na nagka-build na tayo pressure. So fuel pump, atong pakilisan na ni. And then passenger rear ABS sensor. Yun lang guys, thank you. Fuel pump, fuel pump. Ilisan na itong fuel pump, dahil yung palitan na itong one fold ang ABS right, amin passenger side na ABS sensor. So fuel pump. Mamutala sa kung ngayon, itik lang ka. No, wala kang labot, hindi mo walang bilis. Ah, mama, ato na sa mga tayo siya. No, wala ang butok. Kasi pagka ang DTF, na black ang DTF, uksira ang DTF, makagay sa computer. Pero wala yung reading sa computer, that means ang DTF is good. Okay, nari ang susi, ilak lang. Kung mamimipay ko tapos, itik lang ka ha. Okay, masigit. So, we gonna change the problem on this car. Mercedes 151. Is we have to replace the fuel pump. And then the ABS passenger side ABS sensor, passenger side rear ABS sensor, and then fuel pump. Kasi long cranking dyan, long cranking, and then yeah, and then once na mag-build up na ang pressure, ano na din siya, pwede na siyang mag one click. So ang ating hatol na is a fuel pump. Fuel pump is weak, weakening fuel pump. So ang fuel pump talaga kung ibigay na talaga ito pagka, kasi may halo ngayon ano, petrol yung kanyang ano, maaaring nasira ito yung kanyang fuel pump kasi may mix ng petrol. So beware guys, that's the disadvantage when you mix, when diesel engine mix up with the fuel, petrol on the fuel is being mixed, then there is problem with the fuel pump, maaaring nasira yung fuel pump dahil sa tinga. So thank you guys.